Si Jesus Crispin Boy Hing Katibayan Remulla ay isinilang noong March 31, 1961. Siya ay isang Pilipinong abogado, politiko, at broadcaster na kasalukuyang naglilingkod bilang kalihim ng DOJ. Siya ay dating kinatawan ng 7th distrito ng Cavite mula 2019 hanggang 2022, ang posisyon na dati niya ginanap mula 2010 hanggang 2013, at kasalukuyang House Senior Deputy Majority Leader. Nagsilbi rin siyang gobernador ng lalawigan ng Cavite mula 2016 hanggang 2019, at naging kinatawan ng 3rd District ng lalawigan mula 2004 hanggang 2010. Isa rin siyang radio host para sa executive session sa DZRH. Si Remulla ay isa sa 70 kongresista na bumoto para tanggihan ang franchise renewal ng ABS-CBN. Kinuha ni Remulla ang agham pampolitika at nagtapos sa University of the Philippines College of Law noong 1987, kung saan naging fellow siya ng Upsilon Sigma Phi Fraternity. Nakapasa siya sa bar exam noong 1988. Siya ay miyembro ng Remulla political dynasty ng Cavite. Ang kanyang ama na si Juanito ay naging gobernador ng probinsya sa loob ng 14 na taon. Ang kanyang kapatid na si Gilbert ay kinatawan ng 2nd District mula 2001 hanggang 2007. Ang isa pa niyang kapatid na si John Vic, ang kasalukuyang gobernador ng probinsya. Sa isang radio show sa DZRH, kinuwestiyon ni Remulla ang malaking turnout ng mga individual sa isang political rally ng presidential aspirant at ex-vice president na si Lenny Robredo na isinagawa sa General Trias City, Cavite. Sinabi niya na ang mga taga-suporta ng kandidato ay binayaran ng tig 500 para makasama sa rally at may ilang individual na dinala na lamang sa venue mula sa ibang lugar ng lungsod upang artificial na lumikha ng maraming tao. Sa mga naka-uniforming voluntaryo at posibleng mga lokal na politiko na nangunguna o nagbabayad ng mga random na dumadaan para sumali sa rally. Ang grand rally na pinag-uusapan ay iniulat na ang pinakamalaking rally ng kandidato sa pagkapangulo noong March 6, 2022, kung saan hindi higit sa 50,000 individual ang sumali sa rally ayon sa isang lokal na ulat ng balita. Kamakailan lang, habang si Remulla ay nasa Geneva, Switzerland upang makikipagpulong sa United Nations Human Rights Council, ang kanyang anak na si Juanito Jose Remulla III ay inaresto sa kadahilan ng nasangkot ito sa kasong possession of illegal drugs at nahulihan ng mahigit 1,304,800 na halaga ng kush o hybrid na marijuana noong October 11. Sa kontrobersya na ito, sinabi ni Boyeng Remulla na hindi siya magbibitiw bilang secretary ng DOJ sa halip ay harapin ng kanyang anak ang kinakaharap na kaso. Hindi rin dadaan ang kaso sa DOJ sa halip ay dederecho ito sa korte para sa kaukulang parusa.